ang makakasama ni Kay Sotto sa Adelaide 36ers na si Josh Giddey ay nagdeklara na na magpapadraft ito ngayong 2021 NBA Draft. Si Josh Giddey ay 18 years old pa lamang sa kasalukuyan at ipinanganak ito noong October 10, 2002. May height ito na 6'8 pero naglalaro ito bilang isang guard ng Adelaide 36ers. Siya rin ang may hawak sa record na pinakabatang Australian player na merong triple-double sa history ng NBL o National Basketball League. Nag-average ito ng 11.1 points, 7.4 assists at 7.1 rebounds per game sa kasalukuyang season ng NBL. Kung makakaya ni Kay Sotto na mahigitan pa ang mga numerong ito ay walang duda na makakapasok si Kay Sotto sa NBA. Ayon dito sa NBA Draft Room ay nasa rank 10 si Josh Giddey para sa kanilang NBA Mock Draft 2021. Mukhang makakapasok na ito sa NBA dahil na rin sa galing na ipinapakita nito sa NBL at may magandang stats rin ito sa ligang ito. Nasa rank 67 naman si Kay Sotto ngayon at umangat ito mula sa rank 68 para sa NBA Draft 2022. Hinihintay na ng team manager ng Adelaide 36ers ang pagdating ni Kay Sotto sa Australia at nasabi nito na kagaya ni Josh Giddey ay maglalaro si Kay Sotto kasama at laban sa mga grown men basketball players. Dagdag pa nito ay masusubukan si Kay Sotto physically and mentally. Mas mai-expose si Kay Sotto ngayon laban sa matatanda at malalakas na players ng NBL kaya naman mas magle-level up pa ang laro nito ayon na rin sa team manager ng Adelaide 36ers. Kung ibabase natin sa mga report ng magkakaibang sports pages sa Amerika ay projected na sa first round pick mapapabilang itong si Josh Giddey dahil sa kanyang skills at size na naihalin tulad rin kay Ben Simmons. Sa isang interview naman na ginawa kay Kay Sotto ay nasabi nito na excited na siya sa NBL na may konting kaba. Maaaring manibago ito saglit sa NBL pero sigurado naman na makakaya nito ang NBL dahil naman sa nakaya nitong tumagal sa iba't ibang team sa US gaya na lamang ng The Skill Factory at NBA G League Ignite Team. Nakapagpakita pa ito ng magagandang laro sa The Skill Factory bilang isang go-to guy at maganda rin ang laro nito laban sa NBA G League alumni bilang isang role player na kung saan pinuri pa ito ni Coach Brian Shaw dahil sa mga magagandang bagay na nagagawa nito sa loob ng court bilang isang role player. Experience sa liga na mataas ang level ng kompetisyon ang isa rin sa kailangan ni Kay Sotto at makukuha niya ito sa NBL o National Basketball League para lumakas pa ito sa paglalaro ng basketball at makapasok sa NBA sa susunod na taon. Mukhang si Kay Sotto ang susunod sa yapak ni Josh Giddey lalong-lalo na kung magiging dominant ito na sentro sa NBL at hindi rin malayo na ma-project ito bilang first round pick ng NBA Draft 2022. Yan na muna para sa video natin ito at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ng channel natin.